Let us concentrate to worship the Lord and to give Him praise. Pero bago ang lahat, mga kapatid ko, ay tayo lahat ay yuyuko at manalangin sa Panginoon para sa kalawalapian ng Diyos. Let us bow and let us pray to the Lord. Samahan kami muli, Panginoon, sa pasimula ng aming gawain. Tinataas ka namin, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Diwalatiin ka, Panginoon, sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, tapang dalang. Everybody say amen. Praise God. At tabumag po na ba tayo ng isa, mga kapatid? Kasi meron akong i-discuss. Sige. Wala ba tayo, mga kapatid? Yan lang. Ay, parang ito na. Praise God. Okay. Kung may mga Bible po kayo, ay let us open the Bible, the book of Luke, chapter 22. Verse 47 to 51. Wait on Tagalog, mga kapatid. Chapter 22, Luke chapter 22, verse 47 to 51. Okay, nakakapag-uwas na ba? Ito ka na ba yung lahat? May bang bablahe dito? Okay, tayo magbasa ng Tagalog. 47. Kita na po ba ng lahat? Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang karamihan at siya'y tinatawag na Judas na isa sa 12 ay nanguna sa kanila at siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. Ulis ko rin nandito. Ulis natin. Okay. Word 7 sa English na wika. And while he spake, behold, a multitude, and he was called Judas, one of the 12, and went before them, and drew near unto Jesus to kiss him. 48. But Jesus said unto him, Judas betrays thou the Son of Man with a kiss. When they which were about himself, what would follow, they said unto him, Lord, shall we smite with him the sword? And one of them smote the servant of the high priest and cut off his right ear. And Jesus answered and said, suffer ye thus far. And he touched his ear and healed him. Yan po yung mga pagkakataon. May po yan dyan. Mayroon pong picture ako ng makita paano. Parang alam siya. Okay. Ang nangyari po kasi niyan sa kwento, yung ang Diyos po ay after the supper nila, kakatipo sila, sinamin ng Panginoon yung kanyang mga disipulo papunta doon sa Capernaum, at alam na ng Panginoon na ibibetray niya siya ni Judas. Sabi niya, malapit na yung panahon, samahan niyo na ako. Dinilangin pa nga sila, kaya sabi ng Panginoon, huwag nisangin duman ng sarong ito. Pero sabi niya sa Panginoon, Ama, ikaw ang masunod, ang kalawang masunod, hindi yung kalawang. At nangyari, mga kapatid ko, nung nandun na siya, mga kapatid ko, hindi pa siya tapos magsalita sa mga disipulo, lumapit na yung lubhang karamihan, sabi ng Bible, at lumapit yung lubhang karamihan, at si Judas, isa sa 12 sa apostol ng Panginoon, na lumapit sa kanya at umalik. Kung paghalik niya, sabi doon sa talata, sino ang hahalikan ko? Siya yung hulihin. At ang sabi pa nga ni Judas, bless, parang ganun pa ang sabi niya kay Jesus Christ, no? Salamat, parang magsaya, parang ganun ang pagkasabi niya. Tapos, pag-kiss niya, hinuli na at dinakit na ang ating Panginoon.
So, nung pagdakip sa ating Panginoon, nung dumakip sa kanyang unang-una sa mga alagad, nung si Marco. Si Marco, nung pagdakip sa kanya, pagdakip niya kay Jesus, nakita ito ni Pedro. Ang ginawa ni Pedro, inagpas yung tenga. Pagtagpas ng tenga, no, mga patid ko. Kaya nga yung aking malit na saysay, God can fix the broken part. Alam niyo mga kapatid ko, sa bagay na yon, sa buhay natin, no, may mga bagay na nahihiwalay sa atin. No? May mga bagay na naalis sa atin. No? May mga parts sa atin. No? Maaring yung love, maaring yung heart mo na broken ka. No? O kaya yung mahal mo sa buhay or sa mga bagay sa trabaho, no, naalis sa'yo. Ano yung mga kapatid ko, nung kinagpas ni Pedro, yung tenga ni Marco, kinuha uli na ng ating Panginoon yun, ibinalik ulit. Nung ibinalik niya mga kapatid ko, walang tahi, walang ano, basta ibinalik niya kung paano tinanggal o sa pagkaka sa tenga niya, ganoon din ikinabit uli ng Panginoon. Ano sa Panginoon, kaya niyang gawin yung lahat ng bagay eh. Kaya niyang ibalik uli yung nawasa, kaya niyang isauli-uli yun eh. Yung natanggal na sa iyo, yung nasira sa iyo, kaya uli ibalik ng Panginoon. Amen. He can do the broken part of your life. He can do everything na naaalis sa buhay mo na gusto mong maibalik ulit. If you want to restore everything, God can do everything. Amen. Amen. At alam niyo mga kapatid, sa buhay natin, marami tayong nasira, maraming bagay na nawala sa atin. Pero God is still, He can do, He can heal. Mga kapatid ko, He can restore everything that we pray, everything that we want to the Lord, because God can fix the broken part of our life. Tayo lahat mga kapatid ko ay tatayo. At yung mga kapatid ko, si Simon, yung siya po ay, mga kapatid ko, bago nangyari yun eh, hiningi, alam nyo bang hiningi na siya ng demonyo? Ang sabi sa 31, no? Simon, 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 narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliblib na gaya ng trigo. Alam nyo, sa buhay natin, isang parang gano'n eh, yung buhay ng isang kristyano, buhay ng isang malabata. Minsan hinihingi tayo ng Diablo sa Diyos. Ganun yung ginagawa niya. Kinukuha niya tayo. Hindi naman tayo niya kaya kunin ng bigla-bigla eh. Without permission to God. Hindi niya pwedeng, ang Diablo, hindi pwedeng makakilo sa atin. Kaya alam niyo kung sa mga bagay na paggawa natin sa Panginoon, mga kapatid ko eh, hindi basta makakilo sa kaaway sa atin, kailangan niyo muna ng permiso sa Lord. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, datapat ikaw ay pinapanahin ko, huwag kang magkulang sa iyong pananampalataya. At kung ikaw ay makapagbalik kang muli, ay pagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Alam mo, kahit ganun si Pedro, mga kapatid, no? Kung pinagkaluloy niya pa ang Panginoon, di ba, tatlong beses. Pero yung Panginoon eh, kahit na nasugatan ng musto, dahil yung pagkakadulo niya, napighati ng musto yung puso niya, kasi nakikita niya yung kanyang master, nung hinuhuli, nung pinapatay, lumalapit siya kahit na ba malayo, kumbaga kahit na ba pinagkadulo niya ang Panginoon, pero nandun pa rin siya, malapit pa rin siya sa Panginoon, no? Siya yung isa sa disipulo, sa apostolis na nandun pa rin kahit hinuhuli ang Panginoon. Kahit nasugatan siya, kaya nakita niya na parang wala siyang magawa, dahil natatakot siya, yung Panginoon eh, dumating yung time, sabi niya, sa pagbalik mo, Simon Pedro, gagamitin ka ng Panginoon pagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Ganun din tayo mga kapatid, no? Pagbalik natin, pag nirestore tayo ulit ng Panginoon, pagtitibayin natin yung ating sarili, pagtitibayin natin ang bawat sa atin. Praise God. Tayo po mga kapatid ko ay...